gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Philippine Airlines welcomes you to Manila. And the time now for your convenience is exactly 6 in the afternoon. Alright, ladies and gentlemen, mga binibini at ginoo, kalalapag lamang po este, katatapos lang po natin kumain. Welcome back po sa The Rice Canning TV. Ito po muli ang inyong kapitan, este ang inyong host, si Christian Nagbabalik. At mga kaibigan, ang ating pong pag-uusapan noong ating tatalakay ngayong araw ay wala pong iba kundi ang flag carrier ng Pilipinas. Ano nga ba yun? Mga kaibigan, yan o, ang Philippine Airlines. Ating pag-uusapan o ating tatalakayin ang mga kasaysayan at mga kaganapan kung sino-sino ang mga dating namuno ng Philippine Airlines. Alright? Mga kaibigan, pakinggan niyo po ako, panoorin niyo itong video nang malaman niyo ang kasaysayan ng Philippine Airlines. Alright, halika, samahan mo. Ang Philippine Airlines po, mga kapatid, ay tinatag noong Pebrero taong 1941 ng grupo ng mga mayayamang negosyante dito sa Pilipinas na pinangungunahan ni Andres Soriano. Isang buwan mula nung tinatag nila ang kumpanya, ginanap po ang kauna-unahang lipad ng Philippine Airlines gamit ang kanilang twin-engine 5-seater Beech Model 18 aircraft mula sa Nelson Airfield sa Makati patungo ng Baguio. Noong Setyembre taong 1941, ang gobyerno ng Pilipinas ay namuhunan sa Philippine Airlines na nagbigay daan para ito'y maging flag carrier ng bansa. At noon ngang buwan din yon, sa kaparehong taon, naganap ang kauna-unahang lipad ng Philippine Airlines papunta ng Cebu. Dahil sa pangalawang digmaang pandaigdig, pansamantalang natigil ang operasyon ng PAL at ito ay muling nagbalik pagkatapos ng digmaan. Noong Pebrero taong 1946, isang taon matapos ang madugong digmaan, ang Philippine Airlines ay mayroon ng 15 domestic point o yung mga ruta nila sa Pilipinas. At nagkaroon din sila ng 5 Douglas DC-3 na eroplano, mga modernong eroplano sa panahong iyon. Noong July 31, 1946, ang Philippine Airlines ang kauna-unahang commercial airline sa Asia na tumawid ng karagatang Pasipiko, sakay ang 40 Amerikanong servicemen sa isang chartered flight mula sa Pilipinas papunta ng Hawaii sa Amerika. Noong Setyembre taong 1946 din, binuksan ng Philippine Airlines ang kanilang serbisyo sa Hong Kong at Shanghai sa bansang China gamit ang kanilang modernong mga eroplano noong mga panahong iyon. At iyon ang Douglas DC-4. At nagdesisyon nga itong presidente noong panahong iyon na si Manuel Rojas na muling mamuhuna ng gobyerno ng Pilipinas sa Philippine Airlines upang ito'y makabili pa ng mga karagdagang modernong sasakyang panghimpapawid. Ito rin ang nagbigay daan upang ang gobyerno ng Pilipinas ay maging isa sa nagmamay-ari ng kumpanya. Disyembre taong 1946, nagsimula na ang regular na lipad ng Philippine Airlines mula sa Manila patungo ng San Francisco sa California. Noong Mayo taong 1947, binuksan ng Philippine Airlines ang kanilang mga ruta sa Europa. Una sa Roma, Italy, at sa Madrid sa bansang Espanya, na nagbigay daan sa Philippine Airlines upang maging kauna-unahang airline mula sa Timog Silangang Asya na makalipad sa Europa. Noong buwan din yun, ang PAL ay nakabili ng Douglas DC-6 na modernong eroplano sa mga panahong iyon. Ika-6 ng Agosto 1949, ang Philippine Airlines DC-6 ang naging kauna-unahang sasakyang pang-ehekutibo ng noong ay Presidente Elpidio Quirino na tumawid sa karagatang Pasipiko. Noong Nobyembre 16, 1951, binuksan ng Philippine Airlines ang kanilang serbisyo sa Taipei. Naging matagumpay ang PAL sa kanilang mga operasyon sa mga sumunod na mga taon. Nakapagbukas din sila ng mga karagdagang pang mga ruta sa loob at labas ng ating bansa. Patuloy din ang kanilang pag-angkat ng mga makabagong sasakyang panghimpapawid hanggang noong July 4, 1976, nakabili ang Philippine Airlines ng kauna-unahan nilang jet aircraft na Douglas DC-10. At noon niyang 20 ng Oktubre taong 1977, panahon ng martial law, inangkin ng JSIS ang 72% ng pagmamay-ari ng PAL
mula sa majority owner nitong si Benigno Toda na nagresulta ng paglaki ng kapital ng PAL mula sa 25 million hanggang ito'y pumalo ng 250 million. Naging maayos naman ang pamamalakad ng PAL sa mga sumunod pang mga taon nito. Hanggang noong January taong 1995, si Lucio Tan, isang mayamang negosyante at isa sa mga kronis ng nooy Presidente Marcos, ay naging chairman at chief executive ng kumpanya. Siyempre, hindi lahat ng panahon ay naging matagumpay ang naging pamamalakad ng Philippine Airlines. Hanggang noon ngang September 23, 1998, nagsuspindi ang Philippine Airlines ng ilang mga operasyon sa loob at labas ng ating bansa. At ang sanhi ng mga pangyayaring iyon ay dahil sa financial crisis na nangyari sa Pilipinas. Lubhang naapektuhan ang Philippine Airlines sa pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, kaya ito rin ang nagresulta ng pagbawas ng kanilang mga lipad. Pero hindi rin medyo nagtagal ang paghina ng kumpanya at kalaunan ay nakabawi rin ito at naibalik ang kanilang financial stability sa pangunguna ng kanilang CEO at chairman na si Lucio Tan. Patuloy ang pag-angat ng Philippine Airlines sa mga sumunod pang mga taon at patuloy din ang pagbukas nito ng iba pang mga destinasyon saan man panig ng mundo. Bumili pa sila ng mas malaki at mas mga moderno pang eroplano na nagresulta ng pagdami ng kanilang mga empleyado upang mapanatili nito ang magandang pangalan at kredibilidad sa larangan ng airline industry sa mundo. Ladies and gentlemen, on behalf of Captain Cervantes and the rest of the crew, it's been a pleasure to have you on board, and we hope to see you on one of your future flights. Once again, thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Mabuhay at maraming salamat po. Alright, yun po mga kapatid, ang history ng Philippine Airlines. Alright, ang flag carrier po ng ating bansa. So kung di po kayo napag-subscribe sa aking YouTube channel, habay, kailangan ko po bang ulit-ulitin yan? Subscribe na mga kapatid sa The Rice Canning TV. Okay? See you next time!